guys, magandang araw at meron naman tayong tanggap. So meron tayong tanggap na Realme C3. So ang problem nito guys ay patay. So check muna natin kung ano yung problema nito. So gagamit tayo ng digital na tester. So check natin kung grounded ba siya o hindi. So yan, check muna natin kung maayos. So yan. So ayun guys, grounded siya. So nagda-drop yung tester natin. So pag ganyan guys, grounded ito. Okay. Ayun, grounded pa rin talaga. Oh, grounded. So titester natin guys sa ano, short killer kung gaano kalakas. So gagamit na yun tayo ng 3.8 volts. 3.8 ang gagamitin natin. So check natin kung gaano kalakas yung ground niya para makita nyo guys. So gamit natin guys ay ano, strong power na short killer. So para malaman natin kung gaano kalakas. So positive, negative, 2. Ayan guys, so 2.7 hanggang 2.4 ampere. So 3.8 volts lang siya guys, pero ang kinakain niya ay 2.4 ampere. So dito banda mainit. So sige, check pa rin natin, bubuksan natin 'to. So ganito guys, ang ganitong sakit guys na pagpatay. So hahanapin natin 'to. So itong unit na 'to guys ay binigay ng isang technician, pinasa sa akin kasi hindi lang malaman-laman kung saan yung problema. So check pa rin natin kasi para sigurado kung saan banda yung mainit. So ayun, banda rito sa may power IC guys. So dito, check natin to, bubuksan natin tong power IC. Yung mga ganitong unit guys, Realme C3, alam niyo ba yung power IC nito ay ano guys, kapareho ng Poco M3. So PMI 632 902-00 ang code pa rin ito. So yan guys, selyado siya. So tayo pa lang ang nagbukas. So check natin guys kung positive, negative, kung saan banda umiinit. So bandang power IC talaga guys. So yan guys, so medyo may ano, medyo may nabasa. Yan yung binabato niya. So pag ganito guys, hindi gaanong accurate yung bigay niya na ano, na grounded, na sira. So parang bahagya lang siya. So pero mas maganda dito guys, kasi hindi natin malalaman kung ito talaga ang main nasira hanggat di natin tinanggal, hindi natin bubunutin, saka pa lang natin malalaman. So bubunutin muna natin, tapos saka natin ititester para malaman natin kung doon yung problema. So ganun ang basic na ginagawa natin dito guys. Kailangan bunutin muna natin, saka natin ititester ngayon kung grounded ba siya o hindi. Saka natin ngayon lalagyan ng bago. O para malaman natin talaga kung dito nang gagaling ang sira. So yun ang pinaka sikreto na strategy guys, para madali natin ma-trace kung saan. Kasi binatuhan niya to ng problem. So titest natin ngayon guys. So check natin kung walang grounded. So yun, walang grounded. So hindi niya lumabas. Hindi na lumabas guys. So para sigurado tayo, lalagyan natin ng bagong power IC. So lilinisan muna natin to, tapos lalapagan natin ng bagong power IC para sigurado machi-check. Nga lang guys, ito yung mamaya, yung ibandang ibabaw nitong panghinang, ikakat natin to ng ano, o kaya tanggalin natin ng itong buong frame. Tatanggalin natin kasi medyo abala to pag naglapag tayo ng bagong power IC. Ito is kinat ko na siya. So lalagyan natin ng bagong power IC para sigurado tayo kung doon lang ba ang problem. Pero pag yung init na yun guys, ay binugahan natin insinso, tapos umulit-ulit yung sira, ibig sabihin hindi dito ang sira. So ibig sabihin merong ibang way ang problema. Kasi nangyari sa akin to guys, na
Kahit sa mga iPhone, nagbabato siya ng ibang sira. Pag binunot mo at pinalitan mo, umuulit lang yung sira. So, ibig sabihin guys, huwag na kayo mag-focus. Merong ibang problema ng mga resistor. Mga resistor ang nagkakaroon ng grounded. So, ibig sabihin, yung binatuhan niya ng power, so power na ay init, yung binabato niya na init, ibig sabihin, hindi dito. Pero ang ginawa natin, kumuha lang ako, tinanggal ko yung luma, pinalitan natin ng bago para sigurado tayo na kung dito ba talaga. Kasi minsan talaga guys, yun ang hindi tayo binibigyan ng ibang strategy. Kasi kadalasan ng grounded, kadalasan binibigay talaga kung lalo pag sa pa sa may power supply ang mayroong problema. So magbabato siya ng ibang sira, pero pag tinest mo, huwag niyo muna nasaksakan ng battery, kailan tester pa rin, okay, short killer, para malaman niyo kung saan ang gagaling. So ititest natin ulit siya kung saan siya mauulit ba yung katulad kanina. Pag ito umulit, ibig sabihin hindi. Ayun guys, umulit. So ibig sabihin hindi dito ang may problema. So ibig sabihin umulit yung init. So kanina bandang taas, ngayon bandang baba naman. So ibig sabihin guys, hindi to yung may problema. Hahanapin natin yung problema nito guys. So isa-shock pa rin natin sa short killer kung saan ang gagaling. So dito banda yung umiinit sa taas. Itong area na to may umiinit dito. So bubugahan natin to isa-isa kasi banda rito may umiinit. Dito sa area na to guys, medyo umiinit din siya. So ang layo, kanina ang nilagay natin ay ito kasi guys, so naka-sealed na to ng guma. So naka-sealed ng dayo. Na ito guys, so naka-sealed. So hindi natin malalaman kung andito ba talaga kasi balot na balot. So hindi lumalabas yung malakas na init. Pero bugahan pa rin natin para malaman natin guys. Para sigurado tayo kung diyan ba talaga, kasi ang dami niyang binibigyan ng na umiinit, pero hindi talaga yun ang masira. Baka dito nang gagaling. Test natin ulit. So gaground lang natin sa negative para malaman natin. So yan guys, may umiinit dito. So baka ito na yun guys. So ganun lang sa guys, nakita na natin, ito na yun. Ibig sabihin, yung diode na to guys, yung kamalit na resistor na to, ang lakas ng supply niya. Kasi isipin mo, andito na sa tabi ng camera. Tinanong ko kasi yung technician, sabi niya, ang tinanong daw niya history nito guys, ang problema daw nag-overcharge. So, kung nag-overcharge, ang unang binabato niya, power IC, pero akalain mo nagpalit na tayo ng power IC, wala pala doon. So andito ito guys, sigurado ito yon. So ganun lang guys, maghanap ng grounded, ito na yon, sigurado. So ang gagawin natin guys, nire-remove lang natin, hindi tayo magpapalit. Re-remove lang natin yung resistor na to. So check natin guys kung magcha-charge kasi patay ito. Tingnan natin, permado pa lahat, pati LCD permado na mayari. Ayun guys, nag-power. Ayun. Yun lang guys. Ganun lang ka-basic. Kuha na natin. Ganun lang. Ganun ang gagawin nyo guys. Halimbawa, nagkaroon kayo ng ganitong sira. Naka-encounter kayo. Once na nagbato siya ng ibang sira, pag binunot mo at pinalitan mo andun pa rin, huwag na kayo mag-focus dun. Ibig sabihin, ibang problema nun. Kasi katulad sa mga iPhone guys, lagi ako nangyayari sa iPhone 6S. Ganyan binabatuhan ako. Ayun guys, buhay na buhay na. Ganun nangyayari guys, binabato yung ibang sira pero hindi yan ang main na sira. So sa BCC main, ganun ang nangyayari. So ito guys, ganun lang siya kadali maghanap ng grounded. So patay ito guys, binigay sa akin ng technician, patay. So yan, buhay na guys, ganun lang sa kadali. So permado pa guys, ayan, kitang kita niya naman. Permado ng customer, iniwan. So ayos, back to back may perma. Buhay na guys, ayos na. So bigay na natin to guys. Ganun lang sa kadali. Simple lang. Ayan. Ayan guys, may perma sa likod, may perma sa board, may perma sa